Hindi pa rin masanay-sanay si Johan. Sa pananaw niya ay para siyang may sira sa ulo. Mayat maya kasi ay may naririnig siyang bulong sa loob ng ulo niya. Kailan mo pa ako balak dalhin sa kasador? Anang tinig na iyon. Natawa na lamang siya. Teka muna, may kakausapin lang ako. Ilang beses mo nang sinabi yan? Magmula nung papasukin mo ko. Sige, payag na ako. Bilisan lang natin. Napakasama mo. Demonyo ka talaga. Lalong humagalpak ng tawa si Johan. Tinawag siyang demonyo ng demonyo sa loob niya. Dinukot niya kasi mula sa itim na sisidlan sa kanyang bulsa ang Saint Benedict's Medal. Kapag isinuot niya iyon, ay nasusunog ng sagradong apoy ang demonyong nakasanib sa kanya at mapipilitan itong lumabas sa kanyang katawan. Ang itim na tela ang nagsisilbing sangga niya sa medalyon. Ganyan, aniya, alamin mo kung sino ang timon, nakikisakay ka lang. Umungol at sumingasing ang demonyo. Damang-dama niya ang galit nito. Papatayin kita, lalaki. Maghintay ka lang. Kapag nagawa ko na... nasabi. Tawang-tawa na naman siya. Lumayas ka na lang kasi. Hindi naman kita pinipilit manirahan sa katawan ko eh. Ano? Layas na! Hindi na sumagot ang demonyo. Hindi niya alam kung bakit trip na trip nitong sumanib sa kanya. Gayong ayon nga rito ay napakasama niya. Hindi naman siguro masama si Johan sa sariling definisyon ng demonyo ng masama. Tuso ang sa palagay niya ay tamang salita para sa kanya. Naisahan niya kasi ito at si Lian. Nang pumayag siyang ipagamit ang katawan niya kay Samael ay may sarili siyang plano para mailigtas ang sarili sa total possession ng prinsipe ng impyerno. Hindi siya ganoon ka-estupido. Alam niyang aabusuhin ni Samael ang pagkakataon at kung ano-anong katarantaduhan ang gagawin nito habang nakasanib sa kanya. Baka imbis na kalayaan ay sa piitan ay lalo pa siyang makulong sa patong-patong na krimen na gagawin ng tinamaan ng magaling. Dinala siya ni Edward sa sementeryo at iniharap sa isang bahagi ng malaking basag na salamin. Hinang-hina siya noon dulot ng pagsabog sa kubol niya. Hindi siya nanlaban sa pagsanib ni Samael. Buong puso niya itong tinanggap sa katawan niya. At nang nadarama niyang tila itinutulak siya nito palabas, ay tsaka niya hinigpitan ang hawak sa medalyon. Pater, Filius et Spiritus Sanctus Sanctus, sut et nomini, domini, Dios axilium mihi, nihil et in veritudem, meam diablos. Gigil niyang wika. Buti at ang kauna-unahang itinuturo sa mga kasador ay ang pakikipaglaban sa demonyo. Nihil in te vertutem miem diablos. Nihil in te vertutem miem diablos. Mas hinigpitan niya ang kapit sa medalyon. Wala siyang balak magpadaig sa demonyong iyon. Oo na! Sigaw ni Samael. Noon naramdaman ni Johan na pumayapa ang loob niya. Nawala ang tila paninikip ng kanyang paghinga at sakit sa kaloob-looban. Tumigil na sa pagpapalaya sa kanyang katawan si Samael, kaya niluwagan niya na rin ang kapit sa medalyon. Mautak ka, lalaki! Tatawa-tawang wika ni Samael na tila hinihingal pa. Tandaan mo itong ginagawa mo sa akin. Una! Natatawa si Johan kapag naaalala niya ang panggagansyo niya kay Samael. Wala namang magawa noon si Lian dahil sa loob ng katawan niya nangyayari ang paglalaban nila ng demonyo.
Kung may isang bagay siyang ipinagpapasalamat kay Samael at Lian ay ang pagliligtas ng mga ito sa kanya sa pagsabog. Napakalaki pala ng naging pinsala niya noon sa likod at maraming dugo ang nawala sa kanya. Posible niya iyong ikamatay, ngunit dahil sa kapangyarihan ng demonyo ay ayun siya at buhay na buhay. Magkagayon man, may malaki pa rin siyang problema. Hindi siya maaaring matulog. Pinakamahina ang isang tao kapag ito ay natutulog. Siguradong palalayasin siya ni Samael. Oras na makaidlip siya. Kailangan niyang maging alerto 24 oras. At hindi na maganda ang pakiramdam niya. 4 na araw na siyang walang tulog. Mas mahaba sa ilang araw niyang walang tulog noong inaabangan niya si Daria. Napailing si Johan. Balak pa sana niyang bisitahin ng amo niya dati at kumprontahin kung bakit siya pinabayaan nito. Ang inaasahan pa naman niya noon nang makulong siya ay babakapan siya ni Orly. Bakit hindi? Halos ibinuwis niya ang buhay niya noong nagbubuntis ang asawa nito. Kaya lang ay talagang inaantok na siya. Okay, sige. Puntahan na natin yung mahal mong si Jet. Deklara niya kay Samael. Maraming salamat. Purihin ka, Beelzebub. Hinanap ni Johan ang Jet na sinasabi ni Samael, ngunit hindi niya ito makita sa mga lugar na maaari daw nitong paggutaan. Nakailang ulit na pinanukala ni Samael na ito na ang maghahanap kay Jet, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Ang ibig kasi nitong sabihin ay ito na ang gagamit ng malaking espasyo ng katauhan niya. No bueno, senyor. 70-30 pabor sa akin. Tugon niya. Makikita ko rin yun. Isi ka lang. Napahinto si Johan nang maramdaman ang presensya ng isa pang demonyo sa paligid. Si Lian. Wala na ito sa katawan ni Edward. Tawang-tawa siya sa nalaman. Pinalayas daw ni Derek si Lian sa katawan ni Edward. Nakanampo siya, hanip. Marunong ng possession si Derek. Natatawa niyang sambit. Level up na pala ang boy balut natin. Tangina mo, huwag kang tumawa. Singhal ni Lian at inutusan siyang puntahan ito. Alam daw ni Lian kung nasaan ang mga kasador. Teka, mga? Aniya. Tumango si Lian at sinabing kumpleto ang mga kasador at pagkakataon na nila iyon upang umatake. Napangiti si Johan at nadama niyang ngumiti rin si Samael. Oras na para sa isang reunion. Sa isang simbahan humantong sina Johan. Nakapamewang niyang pinanood ang laksa-laksang demonyong nakapalibot doon, ngunit hindi nakakapasok. Napailing siya. Hindi katakatakang napalayas ka ni Derek. Tukoy niya kay Lian. At lalong hindi katakatakang kaya kitang kontrolin sa Mael. Sumingasing ang demonyo sa loob niya. Huwag mo kong minamaliit, lalaki. Gago, aminin mo nang mahina ka. Tingnan mo nga, building lang yan na may ribulto sa loob. Pero hindi kayo makapasok ng mga alipores mo. Pwe! Kung talagang magaling ka, edi pumasok ka sa loob. Galit na wika ni Samael. Ha? Yun lang? Panis! Napabaling siya sa kaloob-looban ng simbahan nang may narinig siya. Hindi ko pa siya nakikita, pero parang kilala niya si Derek. Johan? Napangiwi siya. Ano? Anong yun? Kingina. Gamit ang kapangyarihan ni Samael
ay ibinuka niya ang mga braso at nagsanhi ng bigla ang pagbukas ng malaking pinto ng simbahan. Mangha siyang nilingon ng limang katao na nasa loob noon. Oy, kaklaruhin ko lang ah. Johan talaga ang pronunciation ng pangalan ko. Nakangiti niyang sabi. Pagkatapos ay bumaling siya kay Derek. Oy Derek, kamusta? Kitang-kita ang gulat sa mukha ng mga iyon. Si Derek at Edward lang ang nakikilala niya sa mga iyon. Humakbang siya papasok ng simbahan. Naramdaman niya ang pwersang pumipigil sa kanya. Ngunit tila manipis na sinulid lamang iyon. Nagkakaroon ng maliliit na kislap ng kidlat sa paligid habang nilalampasan niya ang kalasag ng banal na kasulatan at paniniwala ng mga tao. Napatawa si Johan. Sinabayan siya ng tuwang-tuwang si Samael. Palibasa ay malaking porsyento pa rin ng pagkatao niya ang nasa loob ng kanyang katawan, kaya nakapasok siya sa tahanan ng Diyos. Nakikita mo yan, Samael? E paano na lang kung wala ako? Paano ka makakapasok dito? Sinundan ng mga demonyo ang daang nagawa niya. Nagsipasok din ang mga iyon sa simbahan, ngunit agad ding nasusunog. Siya lang ang pinagpalang demonyo na hindi napipingasan ni ang suot na polo. Paano siya nakapasok? Gulat na tanong ni Edward. Edward, my friend! Nakangiti niyang baling sa lalaki. Ngunit isang binatilyo ang pumesto sa harap ni Edward at sumigaw. Saluanos! May pulang liwanag na lumabas sa katawan nito. Nairita siya. Putang! Sino ba yung nepal na yan? Ibinuka niya ang palad at itinapat dito. Bago pa makalapit sa kanya ang liwanag nito, ay tumama na sa sikmura nito ang pwersang pinakawalan niya. Kaagad na naglaho ang liwanag na tila ilaw na napundi. Pagkatapos ay napahawak sa sikmura nito ang binatilyo at nagsuka ng dugo. Isinigaw ng mga naroon ang pangalan nito, Raven. Akala ko naman si Jet. Bago pa madaluhan ni Derek ang binatilyo, ay muli niyang itinapat dito ang palad na naging sanhi ng paglipad noon patalikod patungo sa altar. Bumagsak si Raven sa ibabaw ng malapad na mesa. Tawa siya ng tawa, lalo na nang magkumahog ang mga kasama nito para sakluluhan ang pobre. Noon siya binalingan ni Derek. Sumigaw ito at sinugod siya. Ang yabang ng puta, isang kamay ko lang pala ang katapat. Itinapat niya kay Derek ang kanyang palad, subalit imbis na lumipad din ito kagaya ng binatilyo ay napahinto lang sa pagsugod sa kanya. Gigil na gigil ang lalaki at panay ang bigkas ng mga spell. Napailing si Johan. Sa pagkakataong iyon ay kaharap na niya si Derek. Iilang pulgada ang agwat nila. Hindi mo ba ako na-miss? Ang tagal nating hindi nagkita, Pogi. Nadama niya ang presensya ng isang babaeng pasugod sa kanya mula sa kaliwa. Potestas penis universum eme abhok loko. Ni hindi iyon nilingon ni Johan. Itinapat niya rito ang isa pang kamay. Bla bla bla, ego portisinum in nobis, bitch. Paglingon niya rito ay tumilapon din ang babae. Sumigaw si Derek. Bianca. Sino kaya ang Bianca na iyon? Ngunit kung sino man iyon ay mukhang importante dahil biglang nagliwanag ang buong katawan ni Derek. Sobrang liwanag kaya sinanggahan niya ng isang braso ang mga mata. Iyon ang sinamantala ng iba pang kasamahan ni Derek. Nakarinig siya ng mga putok ng baril. Mula sa gilid niya ay isa pang babae ang tinataddad siya ng bala
ng 45. Mainit ang bawat tama noon sa laman niya. Si Edward naman ay pinaliguan siya ng asin. Pwersado niyang ibinaba ang mga kamay at tumingala sabay sigaw. Tinamaan ng enerhiyang nagmula sa kanya ang dalawang asungot at nabaliktad ang mga iyon na tila bowling pin. Iniluwa rin ng katawan niya ang mga bala. Tawang-tawa na naman sila ni Samael. Natural na yata sa demonyo ang makahanap ng kaligayahan sa kamiserablehan ng iba. Tumba na ang mga kasador ni Derek. Ito na lang ang nakatayo. Ngunit hindi naman makalapit sa kanya. Tang ina, ito na yon, Samael. Aniya. Ito na yung mga taong gusto mong tapusin pero hindi mo magawa. Nakamputa. Nasaan na ba yung jet na yun at masintensyahan? Hindi inaasahan ni Johan ang sumunod na nangyari. Mula sa likod niya ay may kung anong dumamba sa kanya, sumagpang sa balikat. Hindi niya alam kung ano pero sigurado siyang hindi iyon tao. Bigla siyang kinabahan. Hindi siya makabangon ni hindi malingon kung ano ang umatake sa kanya. Hawak siya noon sa ulo na nakapinid sa sahig at nakabaon ang matatalim na pangil sa balikat. Ang kibat! Ani Samael. Hayaan mo ako ang umarap. Ano yung putang inang kibat? Paalisin mo yan! Babaklasin yan braso ko! Nagpanik siya. Ang animal spirit ni Derek! Ani Edward na nakalapit na pala sa kanya. Katabi nito yung babaeng pinagbabaril siya. Pinatayo siya ni Edward ngunit nakakagat pa rin ang kimat sa balikat niya. Parang ilong ng puting aso ang nakikita niya. Edward, tutulungan mo ako. Si Samael, nasa loob ko siya. Tinutukan siya ng babae ng baril sa ulo. Sinong tinatarantado mo? Ikaw yan, Samael. Napatay na kita at papatayin uli kita. Nginisihan niya ito. Aba, ikaw pala yan, Jet Salazar, ang pinakamamahal kong mandirigma. Napaiktad na lang si Johan nang diinan ng kimat ang pagkakakagat sa kanyang balikat. Samael, gawan mo ng paraan. Ang babae ni Derek, papatayin ko siya. Itinaas ni Johan ang malayang kamay at itinutok sa katawan ng babaeng si Bianca na nooy nakahandusay pa. Nabaling doon ang atensyon ni Edward at ni Jet. Naalarma ang mga ito at tinakbo ang babae. Maging ang kimat ay nahalata niyang nabigla rin dahil lumuwag ang pagkakakagat noon sa kanya. Nagpipipiglas siya hanggang sa mabitawan siya noon. Hinimas niya ang baling-balikat. Inikot-ikot niya iyon. Pagkatapos ay iniagkas. Dinig niya ang lagutok noon at ang pagkawala ng kirot. Naibalik niya sa dati ang buto noon. Huminga siya ng malalim. Sa pag-angat ng kanyang paningin ay pasugod muli sa kanya ang kimat na isa nga palang puting aso o lobo. Iniiwasan niya iyon na parang matador ng Espanya. Nakarinig na naman siya ng putok ng baril. Tinamaan siya sa hita at napaluhod siya. Sobrang sakit noon, hindi kagaya ng mga naunang bala. Umusok ang hita niya. Itinutok niya ang kamay kay Jet. Humampas ito sa dingding ng simbahan at namaluktot sa sakit. Carcerim, inferni, aeternum, eris! Wika ni Edward at naglabas ng itim na portal sa harapan niya. Nanggigil sila ni Samael dahil nagigipis sila. Manahimik kang ang kupal ka. Tukoy niya kay Edward bago balingan ang portal. Despareyo! Agad iyong naglaho. Bakas ang gulat sa mukha ni Edward. Narinig niya ang pag-atungal ng kimat. Itinaas niya ang kamay at pinatalsik iyon. Bumagsak iyon sa tabi ni Bianca. Pagkakataon na niya upang paslangin si Jet at ang kimat pero uunahin muna niya si Edward. Naiirita siya rito.
Tinitigan niya si Edward ng matiim hanggang sa napahawak ito sa sariling leeg. Teka nga, ano ka ba rito? Bakit ba sausaw ka ng sausaw? Mahinahon niyang wika habang papalapit dito. At oo nga pala, bakit mo pa tinutulungan si na Derek? Eh, wala namang pakisayo ang amo mo. Diba, unfair sa sayo pagdating kay Jet Salazar? Hindi ba't insecure ka? Naiinggit sa samahan nila? Isaksak mo sa kukote mo. Ikaw ang pinakamahinang kasador. Dinuraan siya ni Edward sa mukha. Asar na inalis niya iyon. Pagtingin niya muli rito ay isang suntok ang sumalubong sa kanyang mukha. Nagulat siya kaya nawala ang higpit ng sakal kay Edward. Tangino mo talagang demonyo kayo, no? Anito, pagkatapos ay tinadyakan siya sa sikmura. Napaluhod siya. Tatadarin mo pa ng galit ng mga kaibigan ko? Oh, gago! Lamunin mo! Bago pa makabawi si Johan ay binuhusan siya ni Edward ng asin sa bibig. May kahalo iyong holy water kaya daig pa niya ang nakakain ng asido. Natatarang na siya. Bukod roon ay tinadyakan pa nito ang hita niyang nabaril ni Jet. Halos gumulong siya sa sahig ng simbahan. Mamatay ka na habang panahon, Samael! Ani Jet at pinulbos siya ng bala. Nangisay na lamang siya sa sahig habang inuubo sa kanya ang isang clip ng 45. Huminga ng malalim si Jet nang makitang hindi na kumikilos si Samael o ang lalaking sinaniba nito. Ayon kay Raven, isang kriminal ang lalaking iyon kaya sa palagay niya ay ayos lang na mapatay rin ito. Kakaunting oras na lang ang nalalabi sa kanya at mamamatay na siya ng tuluyan. Mabuti at nagawa niyang muling mapatay si Samael bago rin siya mamatay. Ano nang gagawin natin sa kanya? Ani Edward. Sunugin at isil sa isang ligtas na lugar para hindi na siya makabalik. Hindi kasi sapat na namatay lang ang vessel niya, gagaya ng nangyari sa akin noon. Naramdaman ni Jet na tumabi sa kanya ang kimat. Si Derek. Sorry pre, kailangan ko na talagang mamatay eh. Isinakay nila sa likod nito ang walang malay na katawan ni Raven at ang nanghihina pa rin na si Bianca. Lalabas na sila pagkatapos pagpira-pirasuhin ang bangkay ni Johan. Hawak na ni Jet ang bolo ng lolo niya na siya ring ginamit noon laban kay Samael. Nang biglang, "Teka lang, buhay pa ako!" Nagitla siya nang marinig ang tinig na iyon at hawakan siya sa binti. Pagkatapos ay inihagis siya sa pader. Buhay pa ako, mga ulol. Ano bang akala nyo sa akin? Isang pipitsuging aswang?